Alam ninyo, noong una, noong AIDS Revolution, ang kauna-unahang naging problema ko ay ang tinatawag naming loyalty. Sapagkat ang inyo pong lingkod ay naging bahagi ng Presidential Guard Battalion ng panahon ni Pangulong Marcos. At ako po ay kanyang nanumbrahan bilang isa sa pinakabatang tao sa gobyerno, hepe ng LTO. Kaya nung tinatanong ko, ano ang pinakamahirap ay ang tumalikod ka sa tao na pinagkakautangan mo ng loob. Ngunit siguro dahil naging itulo ko si Manuel Quezon, dahil pinanganak ako sa kapanganakan ni Manuel Quezon, ay naging motto ko na ang loyalty to my party ends where my loyalty to my people begins. Yes. Bakit ba po narinito? Tapos na, retired na kami. Baby face lang ako. Pero 79 years old na ako. Wow! Alam niyo, ito ay hindi issue na tayo ay kontra sa gobyerno. Ito ay issue ng paghahanap natin ng transparency, truthfulness, at accountability. Yes! Sa ating mga muno sa pamahalaan na sinabi nating a public office is a public trust. Hindi naman tayo kailangang magkagulo pa ng ganito. Ang hinahanap lang natin sa COMELEC ay ipakita. Hindi naman natin sinasabing mali sila, pero para mawala ang duda, linawi nila sa taong bayan kung ano ang nangyari. Pambihira. Siguro sa mga ibang bansa, nagkaroon ng kudita, pero yan ay nangyayari. Pero bihirang-bihira na yung mga retired na sumasama sa rally. Sapagkat ito ay hindi para sa amin, ito ay para sa kinabukasan ng ating mga anak, mga apo at ilang pang henerasyon ng Pilipino. Ito lamang ang ating mahihiling. Gusto kong iparating kung meron mang, sigurado naman, lahat kami nang galing sa serbisyo. Sigurado may mga intelligence na nagmo-monitor nito. At mabuti yun, mabuti. Mabuti. Sapagkat dapat makarating sa pamunuan ng pamahalaan ang hinaing ng taong bayan. Huwag tayong i-monitor para sabihin kalaban ng gobyerno, kundi tayo ay tumutulong sa gobyerno upang magkaroon ng mabuting pamahalaan. Tama. Mabuhay. At para sa mga taong namumuno sa pamahalaan, nais kong basahin. Actually, kabisado ko to. Ang isang panalangin ko na. Ang pangalalangin tula at sana nakikinig ang mga commissioner ng ating elections. Sapagkat makukuha natin ang mabuting pamumuno kung tama ang lumalabas sa eleksyon. At ito ang panalangin na sinulat ni Gosia Gilbert Holland. God give us men. A time like this demands strong minds, great hearts, true faith, and ready hands. Man whom the lust of office does not kill. Man whom the spoils of office cannot buy. Man who possess opinion and a will. Man who have honor. Man who will not lie. Man who can stand before a demagogue and damn his treacherous flatteries without winking.
Sunod siya rin. Homeland, Sun Crown, Buli, Babag Dipan. In public duty and in private thinking. For while the rebels with a transform creed, their large professions and their little deeds mingle in selfish strife, no freedom whips. Wrong rules the land, and waiting justice sleeps. Thank you. Okay, nabuhay, kaya. Colonel Mar Santiago, ngayon tawagin natin si kasama yung Sunny Matula. Yes, Attorney Matula. Atras po tayo, bawal na raw tayo sa bangketa. Atras lang po konti. Atras lang po. Bakit ayaw? Atras, nahulog ang paa ng besa. Attorney Matula, you can... Magandang umaga, mga kasa... Okay, hindi kami paatras sa laban, ha? Dito lang. Okay. Okay. Magandang umaga, mga kasama! Sir, merong... Andali, sir, ha? May idea ko, eh. Merong batong upuan dun, eh. Pwede ba dun kayo tumindi, gabong nagsasalita? Ayun po, oh. Si sister, matatayuin natin. Sir, yung lapel daw. Tatayo kayo, sir. No, 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 here. There's a bench. There's stone bench there. He can stand up there. Sir, para nakikita sa likod... Para nakikita, sister, pahiram lang ng ano, ha? There. Hawakan na lang natin pag umakit si sir. Kasi ko lang tayo, makikita. Backdrop of Manila Cathedral. Excuse. Okay. Yes! Sir. Ang araw na ito ay makasaysayang araw sapagkat ngayon po ang 51 years na anibersaryo na idiniklara ni Marcos ang martial law. At ito po ang araw na ito ay ating ipinakita na never again to martial law. Ulitin po natin, never again to martial law. Marami pong mga taong nakipaglaban, kasama natin sila ngayon dito, at saludo tayo kay General Eliseo sa kanyang pangunguna at kasama siyempre sina Frank Isaac, sina Cas Lampan, sina Kermit Udunio, ang mga kasama natin, mga kapariyan, yung ating running priest dito, at tre na nakasama natin na ipinagdalaban ng katotohanan. Ang kapangyarihan